Hello guys! Welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon para i-share sa inyo yung good news. And I'm sure kaya kayo nandito dahil gusto nyong malaman yung details about sa bagong visa scheme ng Australia para sa mga Filipinos. Now we are allowed to go on holiday at the same time work. Huwag nyo nang pansinin yung background ko guys kasi break time ko ngayon. Nandito ako sa warehouse ng mga boxes. Kaya ayan, puro box. Yung mga box na yan pang shipment. So huwag nyo na silang pansinin kasi dito walang tao. Kung meron man isa, dalawa lang ang makakarinig sa akin. Kaya ako nandito, okay? Nung malaman ko tong bagong visa scheme na to, ni-research ko siya guys. I research para mabigyan ko kayo ng facts about this new visa scheme ng Australia para sa mga Filipinos. Kung gusto nyo pa ng more deeper details, isi-share ko din later kung paano nyo iti-check at kung saan nyo iti-check. Gaya ng sinabi ko, this is really a good news para dun sa mga Pilipinong gustong mag-explore sa Australia at the same time magtrabaho. Dahil you know you're exploring, you're on holiday at the same time kumikita kayo ng panggastos nyo sa span ng time ng pag-holiday nyo dun sa Australia. Na-feature na dito sa mga news sa Philippines. So isa na nga dito sa nag-feature nito, ito CNN Philippines at ito pa yung Manila Bulletin. Higit sa lahat, officially announced to sa website ng Presidential Communication Office. Ayan, dyan, in-announce nila ang details nito. Itong bagong visa scheme para sa mga Filipinos na gustong pumunta sa Australia na pag-agrihan this month of September 2023 ng Philippines at ng Australia. So, to give you a little background, nung September 8th, nagpunta ang Prime Minister ng Australia, si PM Anthony Albanese. So, sana natsabi ko ng tama yung pangalan. At nagkaroon siya ng meeting with BBM at isa nga sa napag-agreehan nila is yung tinatawag na MOU. Ano nga ba yung MOU? It's a Memorandum of Understanding. Ito nga yung pinirmahan nilang dalawa at in-agree na nag-a-allow sa Australian na pumunta sa Pilipinas para mag-holiday at the same time mag-work. Same thing with Filipinos na pwedeng pumunta sa Australia for holiday and at the same time din magtrabaho. O diba, ang saya? Itong visa na to, para siyang same nung sa Singapore dati na EPEC. So, para dun sa hindi nakakaalam, kaya ako naging OFW dito sa Singapore dahil sa EPEC. Yung EPEC ng Singapore is like an entry then for 12 months sa Singapore for holiday at the same time find a job or work. And pag nakakita ka ng permanent employer na mag-a-apply sa'yo ng working visa, then pwede mo nang i-convert yung EPEC mo to our permanent working visa. So right now, wala na yan sa Singapore guys. So basically, yung concept nila is the same. Ano ba yung kagandahan ng visa na to? So pag-usapan muna natin yung kagandahan. Una, tayo mga Filipino, allowed tayong magstay up to 12 months sa Australia, mag-holiday ng 12 months at the same time magtrabaho. O diba, ang saya? Malay nyo, habang naka-holiday kayo, makakita kayo ng permanent na employer, diba? Natutulong sa inyo para i-process yung working visa nyo sa Australia. So, it's worth a try, guys. Kasi experience ko yan eh. Na-experience ko yan dito sa Singapore na I just tried my luck. And then, siguro mga, hindi ko na masyado maalala. I think 2 months nakakita ako ng work. Medyo matagal din ako nakakita, guys. I think 2 to 3 months nakakita na ako ng work. So, it's worth a try kung gusto nyong i-explore ang Australia at the same time work there. Siyempre, alam naman natin na mas mataas yung exchange rate doon. So, mas malaki yung kikitain nyo kung nasa Australia kayo. Lalo na kung magaling kayong magtipid. Pangalawa, ang kagandahan nitong visa na to, it's a multiple entry. So, ibig sabihin, isang beses lang kayo mag-a-apply ng visa, pero magagamit nyo siya ng maraming beses sa loob ng 12 months. So, kung gusto nyong umuwi sa Philippines after 3 months para mag-holiday, pwede kayo umuwi, then bumalik ulit kayo using the same visa. Pangatlo, once makahanap na kayo ng work doon sa Australia,
we are covered by a diplomatic labor law as local workers. So hindi tayo foreigner but covered tayo kung ano yung coverage ng local workers there. But this is subject to employment conditions. So depende pa rin sa company kung ano yung mga condition ng contract ng employment nyo. Pero ang kagandahan, you are treated like locals then local workers sa Australia. So, di ba guys, ang saya. At saka, it's a very good place para sa ating mga Filipino na maging stepping stone to work abroad. Lalo na dun sa mga nagpaplanong maging OFW na gaya ko. So, ayan yung nakita kong kagandahan ng work holiday visa na to. Dahil we can work legally, hindi gaya previously na may mga mag-holiday or nagsa-sideline na mag-work, it's illegal. Right now, it's legal. Diba, masaya? Based from my experience dito sa Singapore, kasi halos same lang yung visa na yon, it's really good. Especially para dun sa mga nagpaplanong maging OFW o gustong mag-work abroad. Lalo na nasa isang magandang country like Australia. Ngayon, ano naman yung mga basic requirements para makapag-apply tayo nitong work holiday visa? Napakasimple ng requirements, guys. Unang requirements, dapat graduate tayo ng tertiary education or at least 2 years of undergraduate studies or post-secondary education. Ano ba yung tertiary education? Ang tertiary education, equivalent siya ng college natin sa Pilipinas or university degree. So, dapat nakagraduate tayo ng college or at least 2 years of undergrad study o post-secondary education. Ibig sabihin ito guys, dapat college graduate tayo or at least college level. Yung pangalawang requirements, dapat nakapasa tayo ng health, character, and national security requirements. Siyempre, importante namang healthy tayong pumunta ron. At saka, siyempre, safe tayo para sa bansa natin, nila. Wala tayong criminal record, ba? Diba? So, hihingan tayo niyan. Pangatlong requirements, we need a health or medical insurance for the duration of stay. So, kung 12 months yung plan mo magstay, dapat covered ka na insurance for the span of 12 months. Or kung plan mo lang magstay ng 6 months to try it out there, so kailangan yung insurance 6 months. So depende kung ilang months nyo gusto magstay, dapat covered tayo ng medical and health insurance. Ulitin ko guys, i-recap ko lang yung requirements. First ay dapat college graduate tayo or college level. Second, dapat makapasa tayo sa health, character, and national security requirements. And third, kailangan meron tayong medical and health insurance that will cover us for the entire months ng pagstay natin doon sa Australia habang nagliliwaliw at nag-work. So ngayon, ano naman yung hindi medyo good news na side? Of course, every good news, may hindi good news na side. Okay, eto na yon. Hindi naman siya bad, but medyo may limitation ang visa na ito. Ibig sabihin, this is not for all Filipinos. Oh my gosh, ang sakit ng puso ko. Sumakit yung puso ko kasi may limitation, guys. Ano ba yung limitation? Ano ba yung not so good news? Etong bagong visa scheme na to, open lang siya para sa 18 to 31 years old. Eh, siyempre, lampas na ako sa kalendaryo, hindi na ako pwede sa visa na to. So, yung mga pasok pa sa kalendaryo, pwedeng-pwede kayong mag-apply ng visa na ito. So, ayan yung not so good news na side ng bagong visa scheme na to. Another limitation is, this is the second limitation, 12 months lang yung maximum na stay na ina-allow. This is non-extendable. Hindi kayo pwede mag-request ng extension. So, it's 12 months maximum only. Siguro by now, may mga tanong kayo ngayon. Gaya ng, kailan ba ito effective? Until when ba ito effective? Ayan yung mga tanong natin eh. So, based on a research ko guys, yung agreement pinirmahan ni President BBM at saka ni Prime Minister Anthony Albanese nung September 8
pero hindi pa nila ina-announce yung effective date. Wala pang official effective date na in-announce. Pero nung chinek ko yung immigration ng Australia, updated na yung work holiday visa nila na information. Ang date ng update is September 6. Well, actually, nauna pang ma-update kesa dun sa signing ng agreement. So, September 6, 2023, in-update na ng Australia yung website nila regarding this visa. Pero mag-antay pa rin tayo sa official announcement date ng effectivity nito. Pero at least ngayon, alam nyo na that this visa is existing. So, pwede nyo nang abang-abangan. Hanggang kailan ba itong visa na to available sa mga Filipino? Ayan yung isang tanong din natin, di ba? Ang kagandahan is indefinite. Yung indefinite meaning walang date. So, ibig sabihin, maganda siya at the same time, hindi maganda. Maganda in a sense that tinitest the water nila. Ibig sabihin, titingnan nila kung anong magiging response ng Australian people going to Philippines at ng mga Filipino peoples going to Australia. So, it could be longer, it could be lesser. Ayun lang yung good and bad side. But at least, it's indefinite. Kaya, kung may plano kayo, aralin nyo na to, simulan nyo na yung mga requirements bago pa ihinto. Kasi yung experience ko dito sa Singapore, buti na lang nakapag-apply na ako. Kasi later on, tinanggal na ng Singapore. So yung mga nagplan-plan pa na hindi kagad nag-action, hindi na nakapag-apply kasi nawala na yung scheme, yung visa scheme. So the earlier you act, the earlier nyo mapupulfill yung dream nyo makapag-abroad. Guys, pasensya na kayo, sobrang ingay na dito. So I have to end this video. Pero bago ko to i-end, keep yourself updated. You can get full information and details sa website ng Immigration ng Australia. I-share ko sa baba yung website kung saan nyo pwede ma-check yung full details paano mag-apply ng visa. You can do it on your own like me. I just did it my own last time. Hindi na ako gumamit ng agency to process for me. I just directly apply from the immigration website ng Singapore. So I think you can do the same. Check the website below, check the details, prepare your documents, ano yung mga kailangan, and then you can apply on your own. Regarding naman sa payment, bago ko makalimutan, yung visa at the moment, ang amount niya sa application is, eto nandito, 635 AUD. That's all guys. I hope nakatulong ako na magbigay sa inyo ng information at ng mga basic details para sa new scheme na to. So kung nagustuhan nyo ang vlog na to, please share to your friends. Sharing is loving. Comment down below kung may plan kayong pumunta sa Australia. Let me know kung nag-apply kayo, mag-a-apply kayo. Comment down below. And please don't forget to like and subscribe. I'll see you again next time. Bye-bye. Ayan guys, babalik na ako sa work dahil tapos na yung break ko. Pero abangan nyo kasi alam nyo namang malalaki na yung mga anak ko, diba? So maybe may isa sa kanila magka-interest pumunta ng Australia. At kung if ever meron man, isi-share namin sa inyo yung personal experience namin regarding sa visa na to. Basta for now, as in for now, ang sure ko lang talaga in coming years, maraming magiging Ann Curtis. Bakit Ann Curtis? Half Australian, half Filipino. Bye again.